Hello mga boss, ang gagawin natin ngayon ay isang LCD TV ng brand, ayan, Samsung. So ang model nito, ayan mga boss, bali ang model nito ay UA46F5000AR. So yan yung kanyang model. So 46 inches yung laki nitong TV na to, ayan, kung titignan nyo. Ngayon, ang issue naman nitong TV, base sa customer, meron daw siyang power, yun nga lang, wala siyang display. With backlight, no display. So, yun bali ang problema nitong TV. Ngayon, try natin. Ayan mga boss, so ito try na muna natin para kahit papano, makita nyo muna yung problema nitong TV. So, hintayin lang natin, ayan. Ayan, kung papansin ninyo, umilaw tong kanyang backlight. Kaya lang, wala siyang display. So, yan bali ang problema nitong TV. So, bago natin ayusin to, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sana kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin yung notification bell para sa susunod na upload natin, ma-notify kayo. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bali nabuksan ko na tong TV. At kung papansinin rin natin mga boss, meron tong T-con. Ayan. At dalawang ribbon or flex. So sa ganitong mga TV, pag ganyan yung problema, pwede tayong mag-tape method. Pero bago tayo mag-tape method mga boss, alamin na muna natin kung ano ba talaga yung problema dito sa TV. So tanggalin ko lang tong speaker, ayan. Sa mga ganitong problema kasi with backlight no display, may tendency na sira rin tong kanyang T-con or yung kanyang panel. So yun yung alamin natin ngayon dito mo boss kung alin ba yung may problema, either tong T-con or tong kanyang panel. So para malaman natin yan, unang gagawin natin dito bali mag-check voltage tayo. So itabi ko na muna to. Ayan mga boss, so unang gagawin natin dito, bale mag-voltage check tayo dito sa kanyang BGL at BGH. Mamaya na tayo mag-ang dito mga boss sa dalawang ribbon. So sukatin na muna natin yung kanyang supply na BGH at BGL. So gagamit tayo ng digital tester dito mga boss, ayan. So, ang papansin ninyo mo, boss, bale, in-on ko na tong TV. Ayan, umilaw na rin tong kanyang backlight. Ngayon, magsusukat tayo ng voltage dito sa kanyang BGL at BGH. So, nakaset yung aking tester sa DC volts, ayan. So, nang i-check natin dito mo, boss, itong kanyang B-on. Bale, ito yung kanyang B-on, ayan. So, tignan natin kung meron ba tayong masukat na voltage dito sa kanyang B-on. So, kung titignan nyo mo, boss, 0 volts tong kanyang B-on. So, wala tayong masukat dito sa kanyang B-on. Ayan, 0 volts. Ngayon, sunod naman na i-check natin itong kanyang... Wait lang mo, boss. Ayan. So, i-check din natin itong kanyang HABDD. So, 0 volts din mo, boss. So, wala rin tayong masukat dito sa kanyang HABDD. Ngayon, tong kanyang ABDD. So, 1.1 volts. So, meron tayong nasukat dito sa kanyang ABDD. Kaso, mababa. Hindi normal. Ngayon, tong kanyang 3.3 volts. So, dito sa kanyang 3.3 volts, 3.2. Pasok pa yan. Ngayon mga boss, itong kanyang BIOP. So, ito yung kanyang BIOP. So, ganun din, 0 volts. Wala rin tayong masukat dito sa kanyang BIOP. Negative volts. So, 0 volts yan. So, nakita natin mga boss, wala tayong masukat na voltage dito sa kanyang B-ON, HABDD, ABDD, at BIOP. So, lahat yan mga boss, 0 volts. Ngayon, gagawin natin, sunod na gagawin natin, bale, mag-ang na muna tayo dito sa kanyang flex. Pero bago yan, off na muna natin tong TV. Ayan. Ngayon, magtatanggal tayo dito sa kanyang isang ribbon. So, hang lang natin yung isang ribbon. After natin mahang yung isang ribbon,
saka natin on ulit tong TV. After natin ma-on mo, boss, tignan natin kung magkakaroon ba ng display yung kanyang screen. So, hintayin lang natin umilaw tong kanyang backlight. Ayan mga boss, umilaw na tong kanyang backlight. Ngayon, tignan natin dito sa kanyang screen kung lumabas ba yung kanyang display na nakahang yung isang ribbon. So, tignan natin. So, kung titignan natin mga boss, ayan, wala pa rin siyang display although nakahang na yung isang ribbon. Ngayon, sunod na gagawin natin. So, i-off ulit natin tong TV. So, bunutin ko lang ulit. Ayan. Tapos, ibalik natin tong hinang natin na ribbon. After natin may balik yan, saka naman tayo dito magang dito sa kabila. So, after natin magang yung isang ribbon dito sa kabila, on ulit natin tong TV. Tapos, tignan ulit natin yung kanyang screen kung magkakaroon ba ng display. So, hintayin lang natin umilaw tong kanyang backlight. Ayan. Ayan mga boss, umilaw na tong kanyang backlight. Ngayon, tignan ulit natin yung kanyang screen kung meron na bang display. Ayun, so ganun pa rin, wala pa rin siyang display. So, napansin nyo mga boss, nagang tayo magkabilaan sa dalawang ribbon. So, hindi pa rin lumitaw yung kanyang display. Off ko na muna, ayan. Ngayon, dahil nagang tayo dito sa dalawang ribbon, magkabilaan, nakita nyo, so hindi lumitaw yung kanyang display. So, posible may problema dito itong kanyang T-con. Kasi nga mo, boss, nagang tayo magkabilaan dito sa dalawang flex na yan. So, hindi lumitaw yung kanyang display. So, bale may problema dito itong kanyang T-con. Ayan. So, yan yung tinatawag na T-con sa mga beginners yan. So, posible mayroong shorted dito sa kanyang T-con. Ngayon, gawin natin. Bale, yung dalawang ribbon na yan. So, pareho natin na hiyang. Tapos, after natin mag yung dalawang ribbon na yan na nakatanggal dito sa T-con, saka tayo ulit mag-check voltage dito sa kanyang T-con. So, sukatin natin ulit yung kanyang B-on at B-off. So, bunutin ko lang yan. Ayan. Ngayon mga boss, bale nakatanggal yung dalawang ribbon connected dito sa kanyang T-con. So, gagawin natin. On ulit natin tong TV tapos magsukat ulit tayo ng voltay dito sa kanyang T-con. So, ganun bali ang gagawin natin ngayon. Para lang malaman natin mo, boss, kung talagang nasa T-con ba yung problema. So, inang na muna natin yung dalawang ribbon. So, ayan, bali naka-on na tong TV. Umilaw na tong kanyang backlight. Ngayon, magsukat ulit tayo ng voltay. Ayan mga boss, so sukatin ulit natin tong kanyang B-on. So tingnan natin kung wala pa rin ba tayong masukat na voltae na nakatanggal yung dalawang flex. So ayan mga boss, 0 volts pa rin tong kanyang B-on. Although nakahang na tong dalawang ribbon, ayan. Ngayon, try naman natin tong kanyang B-off. Panigurado mga boss, wala rin tong voltae kasi nga doon pa lang sa B-on, wala na tayong nasukat. Ayan, so 0 volts pa rin. So nakita nyo mo boss, dito sa kanyang B on at B off, wala pa rin tayong nasukat na voltae kahit na nakatanggal tong kanyang dalawang ribbon. Ayan. Ngayon mo boss, dahil wala pa rin tayong nasukat na voltae dito sa kanyang B on at B off na nakatanggal yung dalawang ribbon, so masasabi na natin na may problema talaga dito itong kanyang T-con. So, posible meron shorted dito sa kanyang T-con kaya wala tayong masukat na voltay dito sa kanyang B-on at B-off. Ngayon, gagawin natin, bale, isa-isa natin i-check na muna yung mga kapasitor or mga ibang pyesa dito sa kanyang T-con. So, tignan natin, baka meron shorted. So, mag-check na muna ako ng mga kapasitor dito sa kanyang T-con mo, boss. Baka mayroon shorted kaya wala tayong masukan na voltage dito sa kanyang B-on at B-off. So, check ko lang mo, boss. So, nakita nyo mo, boss, yung dalawang kapasitor na yan, shorted yung reading natin. Tapos, ganun din dito. Halos na-test ko na kanina yan, halos shorted yung reading natin dito sa mga kapasitor na yan. So, pakinggan nyo, ayan.
halos shorted, ganun din dito. Tapos mo boss dito, halos shorted din yung mga capacitor. Ayan. So naririnig nyo, nagbabasa rin yung ating tester, reverse forward dito sa mga capacitor. Tapos meron din dito yung isang capacitor dito. Ayan, shorted din yung reading natin. Ngayon mo boss, nakita nyo, so meron tayong na-detect na shorted sa mga capacitor. Dalawa dyan, tapos dalawa dito, ganun din dito, dalawa, at isa dito. So nakita nyo, ang dami natin nakitang shorted ng capacitor, pero hindi lahat yan mga boss shorted. Panigurado, meron lang isa dyan na shorted or dalawa dyan sa mga capacitor na tinest natin. So ngayon, gagawin natin, alamin natin ngayon mga boss kung alin ba talaga dyan sa mga capacitor na yan yung shorted. So para malaman natin, gagawin natin, lahat ng na-test natin na capacitor na shorted, bale, hiyang natin dito sa board. Tapos, i-test natin na nakatanggal dito sa board. So, ganun yung gagawin natin para lang malaman natin kung alin ba talaga dyan sa mga capacitor na yan ang may shorted. So, tsaga lang mo, boss, isa-isa natin tatanggalin ngayon yung mga capacitor na na-reading natin na shorted. Tapos, saka natin i-test hanggang sa matumbok natin kung alin ba talaga dyan sa mga capacitor na yan ang may shorted. So magang na muna ako sa mga capacitor na shorted na yan mo boss. Ngayon sasabihin ko na lang sa inyo kapag nakita ko na talaga yung shorted. So ayan mo boss, nauli ko na yung shorted na capacitor dun sa mga na-test natin na capacitor kanina na shorted yung reading. So kung titignan natin tong tikon, ayan, bale itong dalawang capacitor dito, bale ito yung unang hinang ko mo, boss. Ayan. Bale, nakahang pa rin yan hanggang ngayon. Di ko pa naibalik. So, yung dalawang capacitor na yan, good yan mo, boss. Walang shorted yan. So, natest ko na kanina yan. Walang shorted yan sa dalawang capacitor na yan. So, may problema dito mo, boss, yung dito. So, yung dalawang capacitor dyan, tinanggal ko. Bale, ayan sila. So, isa dyan sa dalawang kapasitor na tinanggal ko dito, yun ang may shorted. Ngayon mga boss, ngayon na nakatanggal na yung shorted, so nawala na yung shorted natin dito. Ganon din dito. So, nawala na mga boss. Dahil nga dun sa isang kapasitor na yan, na SMD, yun ang may shorted. So, itong kapasitor na shorted na yan, nung tinanggal ko na yan dito sa tikon, so lahat ng mga kapasitor na reading natin kanina na tinest natin na shorted, so nawala na yung shorted. So, dito mo boss, hindi ko na ginalaw yung dito, ayan, so hindi ko na ginalaw yan, ganun din yung isang kapasitor dito kasi nga natumbok na natin yung shorted na kapasitor. Ngayon, ipapakita ko sa inyo na wala nang shorted dito sa tikon. So, ayan, bale nakaset yung acting tester sa buzzer. So, ipapakita ko lang sa inyo mo, boss, na wala na talaga yung shorted dito sa tikon. So, ayan, kung naririnig nyo mo, boss, nagbabuzzer yung acting tester. So, kung titignan nyo, ayan, nawala na yung shorted. Kanina mo, boss, halos shorted yung reading natin dyan. Ganun din dito, dito sa itaas, ayan. So, papasinin nyo ngayon, ayan, nawala na yung shorted. So, hindi na nagbabuzzer yung aking tester. Ganon din dito. Kanina, halos nagbabuzzer dyan mo, boss, nung nagtetest point tayo dyan sa mga kapasitor na yan. Pero ngayon, wala na. So, nakita nyo mo, boss, halos wala na yung shorted. So, ito lang talaga yung may problema, yung isang kapasitor na yan. Ngayon, dahil isa lang yung kapasitor na shorted, so, yung isa na lang yung ibabalik natin dito sa tikon. So, yung shorted, hindi na natin ibabalik yan. Ayan, ipapakita ko sa inyo mga boss na talaga shorted tong kapasitor na yan. So, naririnig nyo, ayan, halos nagbabuzzer yung aking tester. So, shorted talaga yung kapasitor na yan. Hindi katulad dito sa isa. Dito, shorted. Ayan. Ngayon mo boss, bale yung isang SMD capacitor, ayan, good yan. So ibabalik natin yan dito sa board, tapos ito hindi na natin nilalagay yan kasi nga shorted. So yung isa na lang yung babalik natin. At hindi na rin natin papalitan yan or maglalagay pa dito sa board. Bale isang capacitor na lang yung lalagay natin. So okay lang naman mo boss, kahit isang capacitor na lang, walang problema yan. Ngayon, dito naman, bale hindi ko pa naibalik yan, ayan. So ibabalik ko na muna yan.
Ayan, kung titignan nyo, bale, tapos ko nang may lagay yung mga kapasitor or may balik. Ayan, yung mga hinang kong kapasitor. Ayan, mga boss, kung titignan nyo, tapos ko nang may balik. Ganon din dito, bale, isa na lang yung kapasitor yung dito. So, yung shorted, hindi na natin pinalitan. Ayan. So, okay lang, mga boss, kahit isang kapasitor na lang yung nilagay natin, kahit na hindi na natin pinalitan yung isa, walang problema yan, mga boss. Ngayon, after natin may balik yung mga kapasitor dito sa Tcon. So, sunod na gagawin natin ngayon, bale, on natin tong TV. So, tignan mo na muna natin kung meron na bang supply yung kanyang B-on at B-off. So, yun bale ang gagawin natin ngayon, mga boss. So, sana meron na. Ayan, tingnan natin. Bale, nakaset yung aking tester. DC pa rin, DC volts. So, saksak ko lang tong TV. Ayan. So, hindi lang natin umilaw tong kanyang backlight. Ayan, mga boss. Bale, naka-on na tong backlight. Ngayon, sukatin natin. So, unahin natin check dito, mga boss, itong kanyang B-on. So, tingnan natin kung meron na bang supply. So, lipat ko lang itong ground. Medyo natatanggal, mga boss. Ayan. So, ito yung kanyang B-on. So, tingnan natin, mga boss, ayan. Unahin natin itong kanyang B-on. Ayun, so meron na mga boss, ayan, kung titignan nyo, dito sa kanyang B-on, 27.8 volts, so meron tayong nasukat na 27.8 volts. Ngayon, sunod, itong kanyang B-off, so check din natin to. Pero panigurado, meron na rin to mga boss, kasi nga meron na yung kanyang B-on. So tignan natin. So meron na rin mga boss, ayan, negative 6 volts. Ayan, try din natin i-check yung kanyang HABDD. So, tignan din natin to. So, kung titignan natin mga boss, meron na rin tong kanyang HABDD. Ayan, 8.2 volts. So, lahat yung tinetest natin ngayon, kanina, nung hindi pa natin nauli yung shorted na kapasitor, 0 volts lahat yan. Pero ngayon, meron na. Ngayon, try din natin tong ABDD. So, itong kanyang ABDD, 16 volts, ayan. So, nakita nyo mo, boss, lumabas na yung mga voltae dito sa kanyang Tcon. So, dahil lang dito sa kapasitor na to mo, boss, ayan, yan yung shorted, kaya hindi lumalabas yung mga voltae dito sa kanyang Tcon. Ngayon, ibabalik ko na muna itong mga flex o ribbon dito sa Tcon para ma-check natin mo, boss, kung meron na bang display itong TV. So, kulang. Ayan. So, ilagay ko lang itong mga ribbon mo, boss. Ayan. So, sa mga beginners dyan, pagdating sa mga ribbon, daan-daan lang sa paglagay kasi medyo sensitive itong mga ribbon na to. At kapag naglalagay kayo ng mga ribbon or flex, mas better na dapat nakapatay yung TV or naka-off yung TV. So, ilagay ko lang, ayan. Ayan mga boss, so tapos ko nang may ilagay yung mga flex o ribbon. So, baliktad pa yung isa, pero ganun pa man, okay lang yan. Mamaya na natin babalik ta rin yan. So, i-test natin ngayon mga boss. Tabi ko lang tong aking mga tools. So, para matry natin. So, tignan natin kung meron na ba talagang display itong TV. After natin matanggal yung isang shorted na kapasitor. So, ayan. Saksak ko lang. Ngayon, tignan natin. So, hintayin lang natin umilaw tong kanyang backlight. So, umilaw na yung kanyang backlight. Ngayon, tignan natin yung kanyang screen. Ayun, so meron na mga boss. So lumabas na yung kanyang display, ayan. So yun lang talaga yung
problema mo, boss, yung isang kapasitor na shorted. Ayan. So, dahil dito, hindi lumabas yung display nitong TV dahil dyan sa isang kapasitor na yan, na SMD. So, kung isipin natin, mga boss, isang kapasitor lang na maliit na yan, hindi na lumabas yung display nitong TV. Ngayon, mga boss, sunod na gagawin natin, so, dahil meron ng display itong TV, so, ibabalik ko lang yung isang ribbon, babalik na rin ko lang kasi nga, baliktad yung paglagay ko. So, after kung may balik yan, saka natin buuin itong TV. So, ayan, kung titignan nyo, bale, tapos ko nang mabuo itong TV. Bale, nakasara na yan, kung titignan nyo. Ayan. So, itest pa natin ng isang beses, mga boss. Bale, nakasaksak na yung kanyang power cord. So, tignan natin kung wala bang problema yung kanyang panel. So, power on ko lang. Ayan, mga boss. So, hintayin lang natin. Ayan, mga boss. Kung titignan natin tong kanyang screen. So, okay naman. Normal naman. So, walang problema yung kanyang panel. So, okay na to, mga boss. Bale, yun lang talaga yung problema, yung kapasitor na shorted dito sa kanyang tikon. Yan, mga boss. So, hanggang dito na lang tong ating video. Sana sa inyong mga beginners, kahit paano, meron kayo natutunan dito sa ating video. Kung meron man, huwag nyo naman sanang kalimutan i-like tong ating video. Sa mga bago naman dito sa ating channel, huwag nyo naman sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para sa susunod na upload natin, manotify kayo. So hanggang dito na lang, mga boss. Maraming salamat.